Hello, what's up mga ka-GN? Welcome back ulit sa aking YouTube channel. So, matagal bago tayo nakapag-upload o nakagawa ulit ng video about dito sa mga Rhode Island live natin. So, 4 months na sila. Ito na sila. Tignan nyo kung gaano kalaki yung rooster nyo. So, ayan guys, dito sa part na to, hindi ko napansin na lobat na pala yung microphone natin. So, kaya i-voice over ko na lang siya. So bale, diretso na tayo sa topic natin sa araw na to, tungkol sa sakit na coryza or yung sipon sa mata ng manok natin. O si-share ko sa inyo kung ano yung ginagawa kong panggamot dito sa manok natin. Bale, pang-apat na araw na niya to, hindi ko na nakuhanan ng video yung first 3 days. So ngayon na ko ipapakita kung ano yung, ayan, o ayan yung mata ng manok natin. Medyo naluluha pa rin ng konti at medyo may maga pa rin. So, pang-apat na araw na niya yan. So, ayan, ang coryza kasi medyo delikadong sakit rin pag napabayaan. So, papakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa kong remedy or yung gamot na ginagamit ko dito. So, bale, ang ginagamit ko, una, hugasan muna natin yung ano yung mata. Papatakan natin ng tubig na may asin. Pwede nyo siyang gumamit ng dropper. Tapos direkta nating ilalagay, papatak sa mata ng manok natin na apektado. So dito sa akin kasi ginagawa ko, inihilamusan ko na lang tapos dinidirekta kong binubuhusan gamit yung kamay natin yung mata niya. Ganyan yung ginagawa ko guys. Para kahit paano mapreskuhan din yung buong mukha ng manok natin tapos malagyan din yung sa kabila para hindi na rin mahawa yung kabilang mata niya. Ganyan lang guys yung ginagawa ko. Malaking tulong kasi yung alat kasi inuhugasan niya o pinapatay niya yung bakterya sa loob ng mata ng manok natin na apektado ng coryza or sipon sa mata. Ganyan. Tapos syempre linisan mo yung paligid ng mata niya. Ganyan lang. Direktang lalagyan mo siya. Ganyan. So ayan, pagkatapos natin hugasan yung mata ng manok natin ng tubig tsaka asin, eto naman yung pwede nyong ipainom na epektibo na gamot dito sa sakit na sipon sa mata or yung coryza na tinatawag. So eto yun guys, Doxilac Forte yung ginagamit ko. Ayan, Doxilac Forte. Maganda to guys kasi pang apat na araw niya itong gamit. Tignan nyo naman yung ano yung resulta. Medyo konti na lang yung luha-luha ng manok natin. Kaya recommended to para sa sakit na coryza or yung sipon sa mata ng manok natin. Yan, ito lang yung ginagamit kong gamot na pinapainom ko sa manok ko. So, bale, once a day natin ipainom. So, ayan, tignan nyo naman. Hindi na siya yung laging pumipikit at hindi na talaga siya yung ano, yung basang-basa yung mata ng manok natin. Hindi gaya nung unang araw na nakapansin ko to. So, grabe talaga. So, eto yan. Ipapailom lang natin. Isang tablet sa isang araw. Tuwing umaga, guys, natin ito ipainom. Pagkatapos nilang kumain, tsaka natin sila painumin. Ayan, papailom lang natin. So, okay siya. So, disclaimer lang po. Hindi ko po pre-promote yung brand na to or ang gamot na to. So, ang video na to, ginawa ko lang at sineshare ko lang sa inyo yung experience ko about dito sa sipon sa mata ng manok natin. Ayan. Okay na. So, ayan guys. Tsensya na ulit kung voice over na lang yung ginamit natin. Hindi ko napansin na patay na pala yung microphone natin. Sana huwag kayo magsawa sa panonood. So, ito ulit yung matagal na paggawa natin ng video about sa backyard racing. So thank you so much kung hindi ka pa nakapag-subscribe
At bago ka lang sa aking YouTube channel, please hit like, share, and subscribe. At paklik na rin po syempre yung notification bell para maging updated ka sa mga susunod at bago nating videos. Thank you so much po and God bless po sa ating lahat.